Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos pumutok ang COVID-19 pandemic, balik sports activities ang Kuwait matapos tanggalin ng gobyerno ang sports ban. Kaya naman isang Invitational Indoor Sports Fest ang agad inorganisa ng Association of Filipino Organizations in Kuwait o ASFOC. This is one way of taking our stress out, no? And then at least may pakita natin sa community na we are going back to new normal. Kaisa sina Vice Consul Jocel Mostajo at Assistant Labor Attaché Catherine Duladol sa sports event. Nakalabas pa rin tayo, di ba? Salamat tayo sa Diyos at nagkaroon tayo ng event na ito. Sana tuloy-tuloy na sa mga susunod na buwan. Sa Riyadh, Saudi Arabia, dinayo ng mga taga Ministry of Health ang mga undocumented OFW sa Polo at Embassy Shelter para bigyan ng libreng COVID-19 vaccines. Umabot sa 308 na mga undocumented OFWs ang nabakunahan. Ang pagbabakuna ay tugon sa apela ni na Ambassador Adnan Alonto at DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. kay His Excellency Adel bin Ahmed Al Jubeir, Saudi Minister of State for Foreign Affairs, na mabakunahan din ang mga nasa shelter at masiguro ang proteksyon sa mga Pinoy workers. Apela ni Alonto sa iba pang undocumented, huwag mag-atubiling lumapit sa embahada at polo oras kung gusto nang sumama sa mga repatriation program at magpabakuna na rin kung may pagkakataon. Ang virus naman, hindi naman namimili yan kung documented ka or undocumented or Pilipino ka or what not, di ba? So ang virus, kakapitan niyan basta tao. Bukas ang 587 vaccination and testing centers 24/7. Naglabas din ng abiso ang General Directorate for Passport na automatic ang renewal ng residence ID o ICAMA at exit re-entry visa sa mga expats na na-stranded sa ibang bansa dulot ng COVID-19 variant. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.